So ngayon, dahil patungkol sa pagka-Diyos ang pinag-uusapan, so nabanggit niya kanina ni Brother Camacho na si Kristo ay pinapaniwalaan din bilang isang tao, propeta. So ganito po yung tanong ko. Ilan po ba si Jesus? Paglilinaw po muna, kasi bago ako dumako dun sa tanong, at least maging malinaw po. Ilan po ba yung Jesus sa Biblia? Okay, ang Jesus po na binabanggit ano, sa Biblia na siyang Diyos na nagkatawang tao ay isa lamang po. Ano ho, doon po sa Juan 1, Kapitulo 1, Talatang 1, binabanggit sa atin na siya po ay mayroong espesyal na pagkakakilanlan bilang berbo. At ito pong berbo na ito na nasa kalikasang Diyos pagdating sa talatang 14 ay nagkatawang tao. Ayan. Isa okay. lamang po yan. Okay bro. So ito yung tanong ko. Kasi sa Biblia may sinasabi na ang nakalagay sa Oseas 11:9. Ang Diyos kasi, hindi siya magsasatao at hindi siya tao. O anak siya ng tao. So tinatanggap mo kasi si Jesus, isa lang siya, batay sa Biblia, batay din sa'yo. So tinatanggap mo rin si Jesus ay tao at siya din ay Diyos. Ito po yung tanong ko. Sa Biblia kasi, may nakasulat na ang Diyos ay hindi po pwedeng maging tao o hindi anak ng tao. Okay, mag-object muna ako sa ating moderator. Okay, anong objection natin bro? Yes, ang pagkaintindi ko sa rules na binanggit ng kapatid na Bashir, kung ano yung lumabas sa atin pong bibig. Yan ho. Yung Oseas po ay hindi ko pa po binanggit, kaya kahit po madaling sagutin, hindi ko pa po siya binanggit. Siguro sa presentation na lang po niya, Mr. Moderator, ilabas. Nasa topic po yung kasi nililinaw po natin. Okay, kasi, so bro Bashir, ganito bro. Okay. Since ang tanungan sa first round ay yun lang nilatag ng ating kapatid na affirmative at tinatanggi niya na nilatag daw niya yung itatanong mo. Hindi daw niya nilatag yung itatanong mo. So next question tayo. Mamaya sa rebuttal, pwede mo tayo mo yung itanong. Yeah. Bro, kasi tanong to eh, paglilinaw to. Kaya nga bro, pero meron kasi tayong rules bro. Sabi mo kanina, ayun lang dun din sa nilatag niya. Pero sa rebuttal, pwede naman itanong ayun yan. Ayun sa, bro, ayun sa lumabas sa bibig at doon sa nakapaloob sa paksa. Yun ang dapat sasagutin natin. Kasi patungkol kay Kristo ito eh. Patungkol ito doon sa pinag-uusapan so, namin na si Kristo okay. Ba talaga? Mr. Moderator, ganito bro. Bigyan ko na lang ng instant na bro, instant na rules to. Sige. Pwede na lang bro Camacho, pwedeng magtanong ganito. Para hindi siya ma-technical, Mr. Moderator, wag na lang niyang gamitin yung talata ng Oseas. Magtanong na lang muna siya, walang talata. Kasi kung gagamitin niya talata, hindi ko ginamit yun eh. Bro, ganito kasi. Sige, pagbibigyan ko na, Mr. Moderator, para... Ganito, para tuloy-tuloy tayo, bro. Bigyan ko ng instant na ano to, para hindi na to maulit. Lahat ng tanong, pwedeng itanong. Nilatag mo o hindi nilatag. So proceed tayo sa first question. Yun yung tanong niya. Kung po pwede, pakiulit muna para yung ating momentum eh maganda. Bro Bashir, pakiulit nga yung tanong bro at sasagutin Fernando Camacho. Okay. Ganito kasi. Kasi tinatanggap mo na si Kristo ay tao din. The same time, Diyos din siya. Tinanong kita kung ilan ang Jesus sa Biblia, sinabi mo isa lang. Ngayon, dumako naman ako sa talata sa Biblia na sa talata na nakasulat sa Oseas 11:9 na sinabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao, ni anak ng tao. So ngayon, yun po yung tanong ko po.
ano po yung sinasabi ng mga talata na pinagbabanggit nyo, eh kumukontra po dito sa Oseas 11:9. Okay, proceed. Sagot, 2 minutes bro. Your time start now. Okay. Yan pong Oseas 11:9 ay hindi po kumukontra sa mga talatang ginamit ko. Sapagkat hindi sinasabi ng Oseas 11:9 na ang Diyos hindi pwedeng magkatawang tao. Hindi sinabing ganon. Kundi ang sabi ng talata, ako'y Diyos at hindi tao. Totoo yun. Yung kanyang pagiging Diyos, hindi yon tao. Diyos po yun. Kaya ito hindi kumukontra. Hindi sinabi ng Oseas na ako'y Diyos at hindi pwedeng magkatawang tao. Ayan, kaya nga, madaling sagutin siya. Kaya lang, iniisip ko kasi kanina, hindi ko ginamit yung Oseas 11:9, kaya ayaw ko sanang sagutin para makasunod sa rules of engagement. Pero ganun pa man, ano, yan po ang ating pansamantalang tugon sa bagay po na yan, na sinasabi lang diyan na ang Diyos ay hindi tao, hindi po kami tutol riyan. Pero hindi sinasabi ng talata, ang Diyos hindi pwede. Okay. Mr. Moderator, pwede bang may Biblia po ba kayo dyan para maging malinaw? Pwede po bang basahin nyo po? Hindi, hindi, hindi. Wag nyo akong sali dyan. Ano, tanong lang bro Bashir. Magtanong ka bro. Second question bro, mo. Moderator ka, di ba? Yes bro, pero wag nyo akong anawin. Ang moderator, syempre nag-o-object ako eh. Gusto ko maging malinaw sa mga tao. Kasi ang debate, ang layunin para maging malinaw para sa mga tao. Yes, okay, yes. Yun. Ito yung tanong ko kasi ginamit ko yung talata eh. Sinasabi niya hindi daw. Pero basahin mo para nang sa ganun maging malinaw sa mga tao. Kasi may Biblia po akong hawak dito. Hindi, ganito bro. Ganito bro. Mag second question ka bro. Doon ka na lang sa pagpapahayag mo ipaliwanag dyan. At hands okay, up ako dyan. Hands up ako dyan. Okay, okay, sige. Pagbigyan second ko question mo bro. Okay, medyo... Iyan po yung tanong po natin. Ngayon, yung sinabi mo kanina patungkol dun sa saan ba yun? So, yan. Ngayon kung si Kristo na paniniwala nyo bilang isang Diyos, si Kristo nagdarasal. May Diyos ba na nagdarasal sa ibang Diyos pa? Kung Diyos si Kristo, bakit siya nagdarasal? Okay. Yung po, 2 minutes, sagot bro. Okay. Sabi ko nga kasi kanina, meron pong nasa kalikasang Diyos na nagkatawang tao. At doon sa John 1:1, mayroon pong dalawang persona na ipinakilala na parehong nasa kalikasang Diyos. Yung berbo, yung po ang nagkatawang tao, yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo, yung po ang nagdarasal. Doon po sa kasama niyang Diyos na nasa John 1:1. Hindi niya dinadasalan yung sarili niya bilang Diyos. Hindi po, yung kanya katawang tao, dumadasal doon po sa John 1:1 na kasama niyang kaparehong kalikasang Diyos. Yan po yung Ama. Ayan, yan po ang pansamantala nating tugon doon sa magandang niyang tanong na ang dinadasalan ng ating Panginoon Jesucristo sa kalagayang tao, yun pong Ama na kasama niya sa John 1:1. Okay. Third question, bro. Oo. So, sa paniniwala niyo, kasi papunta na tayo doon sa tatlo, di ba? Na paniniwala nyo na tatlo yung Diyos o Trinity. So ngayon, ang sinasabi po ng Biblia, si Kristo kasi, batay sa Biblia, nagtuturo siya na iisa lang ang Panginoong Diyos. Ito po ay mababasa po natin nung tinanong po siya sa Marcos 12, talatang 28 hanggang 29. Nakalagay sa Biblia, yung mga tao, mga Saduceo, ay nagtatanong sa kanya kung ano yung pinakamahalagang utos, pinaka-importante. At sumagot naman si Jesus at sinabi niya,
Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. So, paano po yun? Kumukontra na naman po yun doon sa mga talatang sinabi nyo at ngayon po. Dahil dito sa Marcos 12, talatang 29, sinasama niya yung sarili niya na ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Okay po. Okay, 22 minutes bro. Third question, proceed. Ito sagot, no? Una, hindi kami naniniwala na tatlo ang Diyos. Ano? Ang Diyos ay nasa bilang na ikad. Ano? Then yung nasa Marcos chapter 12, hindi rin niya kumukontra sa akin pong mga ipinahayag. Tama yon, ang pinakamahalagang utos, yun pong Shema na tinatawag nila. Quoted po yan from Deuteronomy chapter 6 verse 4 or 4 or 4 verse 6, no? So, do-double check ko muna, no? So, yan po ay hindi kumukontra. Sapagkat tama po ang pangunahing utos, ang kikilalanin po yung Diyos na nasa bilang na ekad. Yun pong ekad na binabanggit po dyan, mayroon pong composite unity. Hindi talaga solido pong isa. Yan, dyan po sa 6:4 ng Deuteronomy. Dyan po yan hinango ng sumulat ng Marcos. Kaya wala pong pagkukontra at wala kaming pagtuturo na tatlo ang Diyos. Ang Diyos na pinaniniwalaan namin, nasa bilang na ekad. Ayan, sa wikang Hebreo. Yan po, pansamantala nating tugon doon po sa tanong na yon. At paglilinaw uli, wala kaming paniniwala na tatlo ang Diyos. At ang paksa po, hindi tungkol sa Trinity ho, kundi tungkol sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Kristo. Yan po, pansamantala. Okay, so next fourth question natin. Bro Bashir, naka-mute ka bro. Pa-unmute. Okay, balikan ko po yung kaninang sinasabi nyo. Kasi fourth si question bro, proceed. Opo. Balikan ko po yung sinasabi nyo kasi kumukontra na po yung mga sinasabi nyo magmula nung una nang tinatanong ko kayo. Ngayon, iba na naman. Pumapayag na naman kayo na ekad o isa lang ang Diyos. Ayaw nyo dun sa Trinity. So, ngayon, eto. Balikan ko yung unang sinasabi nyo. Kasi si Kristo, sabi mo, nagdadasal sa Ama. Tapos sinabi nyo, sa John 1:1, yun yung kasama. So, ibig sabihin, kung yung Diyos, may kasama siyang isa pang Diyos, ilan ngayon ang Diyos? Kasi may kasama siya eh. Diba? So, kumukontra na naman po ito dun sa mga naunan yung sagot. Okay. Ito po ang sagot. Proceed, sagot. 2 minutes. Ilan ang Diyos? Sabi ko nga po, ang Diyos ay nasa bilang na ekad sa wikang Hebreo. Ano ho? At yung binabanggit na Diyos sa John 1:1, yung po ay kalikasan nila. Parang tayo, isa lang kalikasan natin. Ang kalikasan natin, pagiging tao. Ano? Yan, yun namang mga angels, ang kalikasan nila, isa lang din, pagiging angels. Pero kung ang pag-uusapan natin, ilang persona. Yan, iba kasi yung person sa pag-uusap, iba rin yung kalikasan. Kaya, walang pagkukontra, yung sinasabi po ng kapatid na Bashir na kumukontra lagi, sabi niya, yun po ay self-conclusion lamang ho niya, no? Pero po sa amin, hindi po yan nagkukontra kasi nauunawaan po namin ang kaibahan ng person at kalikasan. Yan po ang sagot natin riyan. Okay, ito, sige. Last question bro. Last question ano? Si Maria kasi nanay ni Jesus Christ, 'di ba? Dapat 'yun ang magpapatunay na isa sa mga batayan na si Maria ay nanay ni Jesus Christ. May nakatala po ba sa Biblia na si Maria kilala niya yung kanyang anak na si Jesus Kristo kasi galing sa sinapupunan niya 'yun eh. Sumamba po ba si Maria ng maling Diyos o sinamba ba si Jesus Christ bilang Diyos ni Maria? Nananay ni Jesus Christ. Okay, tungkol po sa bagay po na yan, unrecorded po sa Biblia. Ano, sapagkat ang focus ng pag-uusap tungkol kay Maria ay patungkol lamang sa pagkakatawang tao ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga,
binabanggit sa Biblia, oh, mayroong nasa kalikasang Diyos na nasa terminong berbo o salita na nagkatawang tao. Kaya pagdating kay Maria, binabanggit din naman at nagdadalang tao si Maria. Ang focus, no, ho, yung scope of limitation, patungko lamang po sa pagkakatawang tao ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. At diyan lamang naglilimita, no, yung pag-uusap tungkol sa between na Maria at kay Jesus Christ, no? Yan, pero maliban kay Maria, maraming mga tauhan naman ng Biblia naniniwala ng ating Panginoon Jesus Kristo, walang pagdududa na siya po ay talagang tunay na Diyos. Kaya ho, itong bagay po na ito ay hindi po matututunan ng sino man. Kaya sabi ng John 1:10, ano, na parito ang Kristo, ang Berbo, pero hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Sino yung kumikilala sa kanya? Yung tunay na mga lingkod ng ating tong Panginoong Diyos. Kaya inaanyayaan ko yung mga kaibigan nating Islam, ano ho, nasampalataya na ninyo't maniwala kayo na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat ito po ang layunin ng Diyos kung bakit ipinahayag ang kanya pong salita. Maraming salamat po. Okay, at dyan natatapos ang ating tanungan. At meron naman tayong 5 questions, no? Dako tayo sa ating negative stand. Ni Bro Bashir, bibigyan ko siya ng 15 minutes para sa kanyang tayo bilang negative. Bro Bashir, 15 minutes para sa iyo, bro. Ready ka na, bro? Pan-mute, bro, pan-mute. Nakamute ka, nakamute. Okay, bata, palagi tayong ready. So 15 minutes, bro. Time start now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain, ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nawa sumainyo ang kapayapaan, ang pagpapala, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, at isang mapagpalang pagkakataon, no, na ipinagkakaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha, no, upang ihayag po natin ang katotohanan mula po sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na po dito sa atin pong paksa na pinag-uusapan patungkol kay Jesus Christ alayhis salam. So, may mga inihanda po ako rito, no, iisa-isahin ko po ito. Para nang sa ganun, ito po yung magiging batayan ng bawat isa na naghahanap ng katotohanan. Unang-una, kaya nga kanina, unang tanong ko sa kanya para mapatunayan natin, kasi ang layunin ng debate ay para palitawin kung ano ang katotohanan. Diba? Ngayon, para makita natin mula sa Biblia na batayan ng ating mga kababayan, na tinanong ko sa kanya yung Oseas 11:9, sinasabi dito na sinabi ng Diyos, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Kaya sabi niya, hindi daw ganun ang pagkakasabi. Eh, may Biblia po ako rito. Actually, halos 30 po yung Biblia ko po rito, nandito sa bahay. Noon po na nag-aaral ako ng Biblia, eh itinabi ko na po ito. Kaya nga po, ito po yung naging dahilan bakit po ako naging isang Muslim. No? Pinanggalingan ko po yung mga iba-ibang reliyon at pagkatapos noon, naging iglesia ni Kristo at ngayon ay isang Muslim. So, ngayon, kaya nga tinatanong natin siya batay sa Biblia kasi ang liwanag po pag Biblia po yung pag-uusapan eh. Ang katangian ng Diyos ay hindi po pwedeng maging tao at yung tao ay hindi po pwedeng maging Diyos. Kaya napakaliwanag po ng pag-Biblia po ang ating pag-uusapan. Meron pang nakalagay, no, sa bilang 23. Nakalagay po yan. O, eh, Biblia po ito, ha? Oo. Nakasulat po sa Biblia na kung saan, maliwanag na maliwanag eh. Kung Biblia ang pag-uusapan natin, no? Kaya ito muna,
ang katangian muna ng Diyos yung atin pong ilalatag. Para lang sa ganun, maging malinaw sa mga kababayan natin, ang tao hindi po pwedeng maging Diyos. Lalo na yung Diyos, hindi po pwedeng magsatao siya. Hindi siya po pwedeng maging tao. Ang liwanag mismo no? Kaya sinabi dito sa mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Abay, Biblia po, maliwanag po mga kababayan . Sinabi mismo ng Diyos . Ibig sabihin, kinukontra nyo yung katangian at kalikasan na sinasabi nyo na katuwiran nyo, kalikasan. Abay, eto kalikasan ng Diyos . Hindi siya magsasatao. Hindi siya magiging tao. Ang tao, hindi po pwedeng maging Diyos. Ang liwanag . Biblia . O ngayon, puntahan natin yung katangian, kalikasan ni Kristo. Kasi kalikasan ang ginagamit nyo. O eto, ano ba yung sinasabi at katangian? Kanina, yung bandang huli, sinabi niya, si Maria nagdalag tao. O tinatanggap mo naman pala yung dalala-dala ni Jesus, ni Maria na pinagbubuntis niya ay nagtao talaga. Kaya nga nagdadalang tao. Sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria na ikaw ay magdadalang tao. Ibig sabihin ba noon ang Diyos nagkamali kay Anghel Gabriel o ang Diyos nagkamali ng pagsusugo at pagpili kay Maria? Kasi sinabi doon magdadalang tao, hindi po magdadalang Diyos. Maliwanag po yun . Ang dadalhin at isisilang ni Maria ay tao. Tao, mga kapatid, mga kababayan. Ito ngayon. Nung si Kristo, siya po ay lumalaki na. O bago pa lumaki. Hindi ba't sa ikawalong araw, si Kristo, siya ay tinuli? Nakasulat sa Biblia. Sa Lucas 2:21. Aba, may Diyos ba na tinutuli? Kayo ba mga kababayan, payag ba kayo na ang Diyos ay tinutuli? Sa Islam hindi po pwede. Sabi nga niyo sa inyong paniniwala, doktrina niyo, ang Diyos ay espiritu. Kung Diyos ay espiritu, ano tutuliin mo doon? At saan niya gagamitin 'yon? Yung tutuliin na 'yon. Kasi tatlo sila, Ama, Anak, Espiritu. Tatlong Diyos na sinasabi niyo, na paniniwala nyo. Ibig bang sabihin doon, yung anak tinuli, yung ama tinuli din, yung espiritu, anong tutuliin mo? Hindi mo makita yun. Di ba? So, isang malaking contradiction, dilemma po ito, mga kapatid, mga kababayan. Ngayon, una, si Maria, pinuntahan ni Anghel Gabriel. Sinabi, ikaw ay magdadalang tao. Hindi sinabi na magdadalang Diyos ka. Maliwanag yun. Ang ipapanganak niya at ipagbubuntis niya ay tao. Nung sinilang na siya, sa ikawalong araw, siya ay tinuli. Kita mo, tinuli naman. Di, punta naman tayo doon sa paglaki na niya. Nung lumaki na siya, ano ba yung kanyang pinapangaral? Sinabi ba niya na ako ay kabahagi ng Diyos, kapantay ng Diyos? O ako ba ay Diyos? Abay, maliwanag yung kanyang turo . Yung kanyang turo na sinabi niya, siya ay tao. Nakasulat po sa Juan 8:40. Sinabi niya, hindi ba't gusto siya patayin ng mga Hudyo? Ano sabi niya? Bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na isang tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na ito ay narinig ko sa Diyos? Kita niyo, pinapakita lang ni Kristo Jesus, ni Jesus Christ, na kaiba siya doon sa Diyos, kasi narinig daw niya sa Diyos at siya daw ay isang tao na pinagsusumikapang patayin ng mga tao. Ang liwanag nun, mga kapatid, yun ang maliwanag na nakasulat mismo sa Biblia na sinasabi niyong kalikasan. Yun yung naturalesa, kalikasan niya, tao siya . Wala siyang sinabi na mula sa bibig niya
na siya yung Diyos. Pinapaangkin nyo lang yan na siya yung Diyos. Walang talata sa Biblia, kasi nag-aral ako ng Biblia, halos 30 yung Biblia na nasa akin ngayon eh. Wala akong nabasa na sinabi mismo ni Kristo, lumabas sa bibig niya, ako yung Diyos. Ako'y kapantay ng Diyos. Wala pong ganun eh. Bagkus ang palagi niyang sinasabi, tao siya, propeta siya, anak siya ng tao, sugo siya. Oh, yun ang maliwanag eh. Kaya nga sa Quran eh, maliwanag eh. Kanina binasa natin yung Marcos 12, talatang 29. Ang liwanag dun, di niya naman sinabi, o bayan ng Israel, ang Panginoon nyo at Panginoon ko ay tatlo. O di niya naman sinabi, o bayan ng Israel, ang Panginoon nyo, tatlo, ako, Ama, Anak at Espiritu. Wala eh. Ang sabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon, na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Kita nyo, sinasama niya yung sarili niya eh. Na ano? Na nag-iisa lamang ang Panginoong Diyos. Kita nyo? Nung nangangaral na siya, o si Kristo nung nangangaral na siya, ano sinabi niya sa mga tao? Paano daw tayo makakapasok sa paraiso? Paano tayo makakapasok sa langit? O sinabi niya, Juan 17:3. Tumingala siya sa taas. Ito, pinapakita na naman dito na si Kristo ay iba doon sa Diyos. Itinuturo niya, sabi niya, oh, meron siyang tinitingala sa taas eh. Kasi meron siyang Diyos na tinuturo sa mga tao na nag-iisang Panginoon. At si Jesucristo ay sinugo. Yun ang maliwanag eh. Nakasulat, sabi nga, ikaw, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo sa makatuwid bagay, iyong isinugo. Abay, ang liwanag eh. Sabi ko nga po sa inyo, kung Biblia ang pag-uusapan, walang talata na sinabi mismo ni Kristo na siya yung Diyos na dapat sambahin. Maraming talata na napakaliwanag, sinabi niya tao siya, propeta siya, anak siya ng tao, sugo siya. Wala siyang sinabi na siya yung Diyos, kabahagi siya ng Diyos, kapantay siya ng Diyos. Ang liwanag eh. O, ayan. Kung titignan po natin yung mga talata sa Biblia, abay napakaliwanag. Eh ano naman yung aral ng mga apostol? Sino ba si Kristo? Siya ba yung Diyos na pinapangaral? Ngayon kung may talata ka dyan, abay kukontra na naman to dito sa mga talatang ito na ginagamit po. Lalabas talaga, totoo na kontrahan, contradiction talaga, tad-tad ng kamalian ng Biblia. Bakit? Aba, may talata ako, tao siya, kumpleto lahat, napakaliwanag. Tapos may talata ka, ibig sabihin, nagbabanggaan ngayon ang Biblia. Diba? Ang problema dito, ito ang Biblia, ang may problema. Hindi po pwedeng pagkaisahin ng tao eh. Kaya sabi nga nila, oh, 43,000 ang sekta ng Kristiyanismo sa buong mundo na nagtatag ng reliyon ng iba-ibang reliyon gamit ang Biblia. Ibig sabihin lang yun, hindi tayo pwedeng pagkaisahin ng Biblia. O ito nga lang, oh, hindi nga magkaisa. Oh, kontra-kontra. Oh. Ano sabi ng mga disipulo? Ano sabi ng mga disipulo? Nung nangangaral, pinapangaral nila si Kristo, Diyos ba siya? Kapantay ba siya ng Diyos? Ito sabi, oh, sa Gawa 2:22. Oh, abay, ano sabi? Eh si Kristo, sinasabi siya. Last 3 minutes. Propeta siya, sinasabi ng mga tao. Sinasabi, kahit nga dito may tagapamagitan pa rin, oh. Oh, sa Santiago 5:6, nakalagay din sa Gawa 2:22, sa unang Timoteo 2:5, maliwanag doon. Sinabi ni Timoteo na merong nag-iisang Diyos at mayroong tao, si Kristo, tagapamagitan sa Diyos. O, baka sabihin niya, Diyos yan, tagapamagitan eh. O, saglit lang. Yung salitang tagapamagitan, ginagawa yan ng mga sugo at mga propeta. Walang tagapamagitan maliban sa mga sugo at mga propeta. Si Adan, si Abraham, si Noah, si Moises, si David,
si Solomon, si Jesus Christ, si Propeta Muhammad sallam, silang lahat ay tagapamagitan sa Diyos. Bakit? Kasi sila yung mga pinili sa kanilang pamayanan para ano? Para tagapamagitan ng katotohanan, para ang tao hanguin sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sasamba sa ibang Diyos. Kaya ang ginawa ng ating mga kababayan, kabilang na rin po kayo, na sinasamba nyo yung hindi dapat sambahin. Dapat sambahin nyo yung sinasamba ni Jesus Christ na tinuturo niya, na dinadasalan niya. Paliwanag eh. Walang talata na sinabi ni Jesus Christ na siya yung Diyos. Bagkus paborito niya, propeta siya, sugo siya, anak siya ng tao. Oh, walang talata na malinaw na sinabi niya na ako ang Diyos. Sambahin niyo ako. Walang ganun eh. Tinatawag nga siyang mabuti. Sabi ng mga tao sa kanya, mabuting guro. Ba't mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti. Kung last Diyos, 1 minute. Diyos. O yan. Kaya, tingnan nyo, yung sinabi ni Jesus Christ sa Marcos 12, talatang 29, nakasulat din sa Quran na sinabi ni Jesus Christ, batay sa Quran, sinabi ng Allah, inna Allah rabbi wa rabbukum paabudu hada siratum mustaqim. Katotohanan ng aking Panginoon ng Allah. Kaya't inyong sambahin, siya lang mag-isa, wala nang iba, ito ang matuwid na landas. Kita nyo? Maliwanag po yan eh. Maliwanag yan eh. Mga kapatid eh. Tapos kanina nakalimutan ko yung sinasabi niya, ekad, isa lang daw. Oh, yung ekad, ahad, iisa lang po yun. Kaya nga, ahad, kul huwallahu ahad, sabi mo ang Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba. Oh, pag sinabi mong wahid, may kasunod yun. At 9 talata, tatlo, dalawa, tatlo. Oh, yung ahad time, po, hindi nyo maintindihan. Okay, so alhamdulillah, so, Rabbil Alamin. Okay, so dyan, warahmatullahi wabarakatuh. Dyan natatapos ang unang pagpapahayag ni Bro Bashir sa kanyang pagiging negatibo sa topic na sa mga bagong pasok. No? Patutunayan ni Bro Fernando Camacho na si Jesus ay Diyos. At dadako tayo sa pagtatanong. Bro Fernando Camacho, ready ka na bro? Okay po, opo, ready na po. Okay, so dako tayo sa una mong 5 tanong. Bro Camacho, first question. Proceed, bro. Okay. Good evening, kapatid na Bashir. Stand. Okay. Ang una ko pong tanong, sabi niyo po doon sa huling bahagi ng inyong presentation, yung ahad at saka ekad ay pareho lamang po. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Yun po bang ahad? Katulad din po ba ng salitang ikhad sa wikang Hebreo na mayroong dual meaning? Opo, ganito po yun. Yung salitang ahad po na binabanggit sa Quran na sinabi ng Allah, Kul huwallahu ahad. Yung ahad kasi, yun yung siya lang mag-isa, hindi siya po pwedeng madagdagan. O yung ikhad kasi na ginagamit nyo, ito'y ginamit din ni Musa alayhisalam. Yung sinasabing Shama Israelo Elohado Adonai Ekad sa Hebrew. So, yung binabanggit doon, yung binanggit mo kanina na Hebrew 6:4, yun yung sinasabi ni Moises, ni Musa sa Hebrew. Yung isa na sinasabi doon, siya lang mag-isa, wala nang iba. Pag sinabi bang mag-isa, meron pa bang katulad? Wala na, di ba? Kung meron pa sa inyo, sa inyo po yun. Pero sa amin, pag sinabing isa, siya lang mag-isa, wala na. Okay na? Okay. Next question tayo. Second okay. question. So, second question, tanggap niyo ba na yung salitang ekad sa wikang Hebreo ay mayroong dual meaning? Tanggap niyo po ba ito o hindi? Ganito po, yung dual meaning, kahit si Moises po, wala pong sinasabi niya na ang Diyos ay isa, pero may meaning pa na magiging tatlo yung Diyos o may kasama pa ang Diyos. So kaya nga, ekade, isa lang.
Wala po. Ang paniniwala po namin, pag sinabing isa, isa lang po yun. Ngayon, kung may paniniwala po kayo na may dual nakahulugan yun, nasa sa inyo po yun. So sa amin, wala po. Pag sinabing isa, isa lang po. Kasi yun po yung meaning yun. Siya lang mag-isa, wala ng iba. Kaya nga, binigyan ko kayo ng numero eh. Yung wahed, madadagdagan. Yung isa, wahed, et nine, talata. Arbaa, khamsa. So, ibig sabihin, yun yung numero na dadagdagan. Pero yung ahad, at saka yung ekad, siya lang mag-isa, wala ng iba. So, yun po. Third question tayo. Okay. Third question. Iwanan ko na po yan. Punta naman po ako dito sa Oseas 11:9. Opo. Sinabi po ba dyan sa mismong talata po niya na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao? Yung po bang nakalagay? Okay, babasahin ko po ha. Okay, para makita. Proceed 2 minutes. Binasa ko po ito. Ito po. Sabi dito, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano po yung tanong niyo doon? Eh, maliwanag po ito. Sabi niya, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano po tanong niyo? Okay. Ang tanong ko po, nakalagay po ba riyan na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao? Binasa ko na nga po eh. Hindi po ako po pwedeng magdagdag sa Biblia. Unang-una, binabasa ko lang po ang Biblia para kontrahin yung mga sinasabi po ninyo at paniniwala nyo. Dahil maliwanag, ang Biblia nagsasabi, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Maliwanag po yun eh. Kung tinatanong mo ako kung gusto kong dagdagan yan, wala po akong karapatan dyan. Binabasa ko lang po yung Biblia. Ginagawa kong batayan para tutulan ko yung paniniwala nyo na mali at kontra dito rin sa Biblia. Opo. Okay. Fourth question tayo. Four na? Bakit four na? Three pa ba to? Oo, three. Nag-follow up lang siya. Pang-apot ko. Ganon? Sige. Kasi hindi ko, dapat hindi na ako umahabol na ano kasi nilinaw niya kanina, Mr. Moderator lang yung... Anyway, pang ilang tanong ko na ito. Fourth question, bro. Four. Okay. Okay. So, eto na lang. Mag-a-adjust tayo. Okay, pang-apat na tanong. Mayroon po ba kayong mababasa, Ustad Bashir, na sinabi ng Biblia na ang Diyos hindi pwedeng magkatawang tao? Meron po bang mababasang talata o wala? Bro, malinaw na nga ito eh. Anahin ko pa ito ha, basahin ko pa yung mga bilang para maintindihan natin. Kasi ako, hindi ako po pwedeng mag-interpret ng sarili ko dito sa Biblia. Ang Biblia kasi, binabasa ko siya. Para nang sa ganun, malaman nyo kung ano yung katotohanan. Sabi dito, okay, ganito ha, nakalagay sa mga bilang 23:19. Ang sabi dito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. So yun po yung maliwanag. Kanina yung Oseas naman, sabi dito, ako'y Diyos, hindi tao. Dalawang talata na po yung binibigay ko po sa inyo, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Kita nyo? Kontra po yan dun sa paniniwala nyo. Ibig sabihin talaga, kontra-kontra yung Biblia. So, yun po ang sagot ko po. Okay. Last na po, no? Last question, bro. Last question mo. Sige po. Last question. Doon po sa Hineses, doon po sa mag-asawa, kapatid na Bashir. Ano, and I think nabasa na po ninyo 'yan, no? Sabi po roon, yung babae at lalaki,
magiging isang laman. Yung salitang isa roon na tumutukoy sa dalawang persona, ano po yun sa tekstong Hebreo? Mr. Moderator, objection ha. Okay, anong objection natin bro? Oo, narinig mo naman siguro. Binanggit ko ba yon? Galing ba sa topic yon? Lumabas ba sa bibig ko? Kasama po ba yon? O ano? De, ayun kasi sa... ayon sa ating kaninang rules bro, sinasabi, pwede nang magtanong kahit ano dyan. Pwedeng mag-next question, sabihin mo na lang, parang ganon, kung hindi mo siya sasagutin. Pero dito talaga... Check lang ako, Mr. Moderator, ha, para paglilinaw lang po. Okay, kasi okay, kanina, okay. Yung Oseas 11:9, hindi ko rin yung binanggit. Pero napagbigyan natin, dahil doon nabago yung rules. Kaya ginamit ko rin itong tanong na ito paralelism doon sa tanong po niya kanina. And I hope na maikonsidera ito. Salamat po. Okay. Okay. Ganito po kasi parang napakalayo sobra eh. Pupunta ka sa Genesis. Una-una, di naman gumamit ng Genesis din. Pangalawa, wala sa paksa yun. Yung tinanong ko sa'yo sa Oseas, nakaano sa paksa yun? Related sa paksa yun? Opo. So next question ka dyan, bro. Opo, related sa tanong yun eh. Kasi patungkol sa Diyos, pagka-Diyos ni Kristo, okay. Nililinaw natin. Ayan, mukhang wala sa ano yan eh. Patungkol kay Jesus na nasawa yan eh. Bro, Fernando. Alam mo yung talatang nasabi niyo? Pati sa Korinto, next question tayo, bro. Ulo, bro, Fernando. Revise na lang, revise question. Sige. Okay. Opo. Sapagkat napapag-usapan po natin yung terminong ekad, tanggap niyo po ba na yung nasa Hineses tungkol sa mag-asawa ay nasa wikang Hebreo rin na ekad? Pasok po yan sa ating pinag-uusapan. O sige, sasagutin ko na po yan. Para at least, ano? 2 minutes, bro. Sagot, bro. Oo, yung ekad kasi, ang nagbanggit kasi noon sa Hebreo si Moises. Oo, kaya kinokonek ko yung ekad kasi kahit si Jesus Christ binabanggit niya yon doon sa Marcos 12 talatang 29. No? Ekad, ehad, ahad. Yun yung tatlo na yan. Kaya nga 3 Semitic languages yan na ginagamit ng mga sugo at mga propeta. Pero dun sa sinasabi niyong babae na mag-asawa at lalaki, abay, wala pong binabanggit doon na patungkol sa ekad na sinabi ni Moises o sinasabi ni Jesus Christ. So sa Islam, basta yung ahad, siya lang mag-isa. Yung ekad, ahad, ehad, iisa lang po yun. Wala silang kasama, iisang Diyos. Kasi, ito na nga, oh, hindi na tayo pupunta sa Hebreo, sa Aramaic. Para nang sa ganun, makita natin kung ano yung kaulugan. Kasi sa Deuteronomy 6:4, binabanggit doon na, o bayan ng Israel, ang Panginoon nyo ay nag-iisang Panginoong Diyos. Binanggit din yan sa New Testament ni Jesus Christ, Marcos 12, talatang 29. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nyo at Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sa Quran, binabanggit din yun. Kaya nga, sinabi ni Jesus Christ, ang Panginoon ko, ang Allah at Panginoon ninyo, ito ang matuwid na landas. So yun po yung sagot ko po. Now. Okay, salamat po Mr. Moderator at kapatid na Ustad Bashir, no, sa kaking sa kanya pong napagandang presentation at mga paraan po ng pagsagot. Dako tayo agad sa ating pangalawang pagtatanong ng ating negative. Bro Bashir, pa-unmute bro. Pa-unmute muna bro. Okay. So first question bro. Okay, bro Camacho. Okay, handa ka na ba? Yes sir. Okay, at unang tanong, no? Ito, no? Kasi, ito yung patungkol kay Maria at patungkol kay Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ko, sino po ba
ang bumuntis kay Maria. Kasi anak ka mo si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Diyos. Ngayon, si Maria, yun ang nanay ni Jesus Christ. Sabi mo kanina, kasi unang paglilinaw natin, si Kristo ay isa lang atay sa Biblia. Isa lang siya. No? Ngayon, sino ang bumuntis kay Maria, na nanay ni Jesus Christ? Okay. Sagot. Sige po. Okay. Bagamat hindi ko tinatanggap yung salitang bumuntis, ano ho? Pero kami po ay naniniwala. Alin sa sinasabi ng Biblia? Luka 1:35 ay ganito. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. No? Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Yun. Yun pong Jesus na ipinagbuntis ng ating kapatid na si Maria na tinawag na kanyang ipinagdadalang tao, bunga po yun ng paglukob o paglilim ng Holy Spirit. Ayan, no? Hindi po yan nagkaroon ng sex intercourse katulad ng ibang kaisipan, hindi po. Kundi yan ay bunga ng kapangyarihan ng Diyos sa proseso po ng paglulukob o paglililim sa kanya na parang pinapandungan. Ayan, ganun po lamang ang ibig pong sabihin yan. At siya po ay tatawaging anak ng Diyos. Nang ibig pong sabihin yan, tumutukoy ng ating Panginoon Jesucristo ay talagang tunay na Diyos. At kapag ka meron naman tayong nababasa na siya ay anak ng tao, ang ibig lamang sabihin yan ay talagang mayroong Jesus na nagkatawang tao. Yan po ang masasagot natin doon po sa magandang tanong na yon. Ibig sabihin, yung Espiritu, hindi Diyos, ganun. Diyos po yon, yung Holy Spirit. Kaya lang, hindi yung ko posisyon na pagkatakot ngayon. Sumasagot lamang po muna kapatid na Bashir. Wait lang bro. So, isa-isa lang tayo ng question. Second question mo na to, bro Bashir. Meron siyang 2 minutes na pagsagot. Okay, ito nga yung pangalawang tanong ko. So, pangalawang tanong mo, bro. Sige, bro. Okay. Kasi sabi mo, ang Ama Diyos. Kapatid Diyos, na Russia, objection muna. Saglit muna, bro. Saglit okay. Muna. Excuse muna. Okay, so, objection muna. Objection muna tayo. Kasi may binitawan na siyang tanong na sinasagot kong kasalukuyan. At hindi okay. Ako napatapos doon sa 2 minutes. Meron siyang isiningit, panibagong tanong po yan eh. Nililinaw ko lang. Para maintindihan nyo. So ganito, Bro Bashir, yung second question mo, pakiulit para masagot okay. Ni Bro Canaso ng 2 minutes. Pusit ka, bro. Oo, nililinaw ko eh. Kasi sabi mo, pati doktrina nyo, Ama Diyos, Anak Diyos, Espiritu Diyos. Sabi mo kanina, dun sa unang tanong ko, ang naglukob, nilukuban, sabi mo nga, hindi, kundi nilukuban eh, pero sa Biblia, nilukuban siya. Sa pamamagitan ng Espiritu. Yung Espiritu, Diyos. Si Jesus, Diyos. Ang Ama, Diyos. Iisa lang sila. So, lalabas si Kristo. Siya rin ang bumuntis sa nanay niya. Ganun po ba yon? Okay, sasagot na po ako, no? Proceed 2 minutes, bro. No, interruption to, bro Bashir. Proceed, bro. Oo. Yes po, okay. Yes po. Oo. So, hindi po ang Panginoong Jesus sa kalagayang niyang Diyos ang siyang bumuntis kay Maria. Ano? Sapagkat, yung pong tungkol sa usaping pagiging Diyos, kalikasan po ang pinag-uusapan po roon. Hindi po yung pagkapersona. Yung Ama, hindi siya yung anak. Yung Holy Spirit, hindi rin siya yung anak. Tatlo silang magkakaibang persona. Ano? Pero, iisa lang ang kanilang kalikasan, pagiging Diyos. Yun pong lumukob sa ating kapatid na Maria, yun po ay sa paglililim ng isa pang persona na kapareho niyang kalikasang Diyos, ay ang Holy Spirit. Kaya, hindi sa ang ating Panginoon ang siyang lumukob. Ngayon, ang dahilan ng isa sa mga dahilan ng paglukob na yon upang ipakita na ang Holy Spirit ay
talagang tunay rin namang Diyos. Ano? Sapagkat sa pamamagitan niya, inihanda ng Ama yung katawang lupa ng ating Panginoon. Kaya mayroong Jesus na nagkatawang tao at mayroong Jesus at mayroong Maria na nagdalang tao. Ayan, no? Wag lamang po kayong malilito, no? Sa persona at sa kalikasan. Magkaiba po yun. Okay, sige. Pangatlong tanong, ano? Iwanan natin yun. Sige, sige. Ito, balik tayo doon sa kay Kristo. Oo. Kaninong turo po ba, batay sa Biblia, ang pagsamba kay Jesus Christ, turo po ba ng Diyos? Turo po ba ni Jesus? O baka naman turo lamang ng tao na katulad ninyo na nagdudoktrina sa mga tao? Na pinasasamba si Kristo, pero may talata naman sa Biblia, maliwanag, na ang turo na pagsamba kay Kristo ay hindi turo ng Diyos, hindi turo ni Kristo, kundi ay turo lamang ng mga tao. Mm-hmm. 2 minutes, bro. Proceed sa sagot. Okay. Ang sagot po natin riyan, mga kapatid, no, at mga kaibigan, no, yan po ay turo ng Diyos na sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. No, hindi po yan turo lamang ng tao. Tignan ho ninyo sa aklat ng Levitico 22, talatang 32, ang sabi rito, huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan, kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa iyo, sa inyo. Kapag tinignan po ninyo ang context nito, ang nagsasalita po rito, mga kaibigan, mga kapatid, walang iba kundi yung Diyos na naglabas sa Israel na siyang nagpakilalang ako nga. Ano? Na ang sabi niya, ako'y sasambahin. 20-24 pa ng Eksodo. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Kaya turo po ng ating Panginoon na siya po ay ating sambahin sa kanya pong kalagayang Diyos. Ayan po ang maliwanag na mababasa natin buhat sa Exodo, sa Estres, 3:14, 20:24, at Levitico 22:32. Okay, Brother Rasha, pag ulitin ko lang po yung tanong. Fourth question, bro. Hindi, ulitin ko po yung tanong. Hindi po niya sinagot yung tanong ko. Hindi, bro. Wala tayong ano sa tanong, bro. Gusto mo man yun o hindi. Sorry, batal mo na lang sagutin, bro. Pero fourth question tayo, bro, para tuloy-tuloy bro, tayo. Bro, Rasha. Nag-object lang ako, bro, Rasha. Sinagot ko yung tanong niya eh. No, hindi, position ko nga, si Kristo nga yun eh, na ang Diyos ang nag-utos ganito. Na siya'y sambahin. Kaya nga, ganito mga bro, para tuloy-tuloy tayo, bro, tapos na yung third question, yan yung sagot niya. Bahala kung gusto mo man o hindi mo gusto yung sagot niya, basta nakasagot siya kung ano yun. Fourth question tayo, bro, tuloy-tuloy tayo. Okay. Proceed ka, bro. Okay, sabi mo, sige, okay, pagbigyan natin. Sabi mo, utos ng Diyos. Paano kung mabasa ko sa Biblia, ang pagsamba kay Kristo ay hindi utos ng Diyos, hindi utos ni Jesus Christ, kundi utos lamang ng tao. Paano kung may mabasa ako sa Biblia? Bro Camacho. Mm. 2 minutes, agad. Showdown po ba yan? Yes, oo. Kasi nakasulat sa Biblia eh. Wala ka namang talatang binibigay. Ako, puro ako bigay ng talata. Hindi, wag mo sabihin walang talata. Ay, binibigay meron. Ang dami na ito. Ganito, ganun yung forma ng tanong niya, Bro Camacho. Sagutin mo na lang ng 2 minutes. Okay, sasagutin ko. So, fourth question niya yan. Ganun. So, proceed, bro. 2 minutes. Kasi sa Biblia, talaga namang meron ding tao na nagsabi na sambahin ang ating Panginoon Jesucristo. Wala naman tayong ano riyan. Pero, huwag nating ialis sa ating isipan na meron ding Diyos na nagsabing ang ating Panginoon ay sasambahin din. No? Hebreo 1, talata pong 7, sabi pa nga ng Ama. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginawang mga anghel ang mga langit, at kanyang mga ministro, ningas na apoy tungkol sa nakasinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos ay magpakailanman. No? Tapos sa isa pang, sa kasunod na talata, ng ating Panginoon,
ay sasambahin. Oh. Kaya both side pareho yan eh, ang Diyos, no, at tao. Kaya hindi mo pwedeng isyo doon po yan. Kasi kami nga rin, sinasabi namin, dapat sambahin ang Panginoong Jesucristo. Eh, tao kami nagsasabi. Oh, kaya yung showdown po ay not valid. Okay, sige. Last question tayo. Okay. Okay. Pang-ilan na to? Pang-apat? Last question to. Last question. Okay, ganito. Binabanggit mo yung pangalang ako na nga. Yung ako na nga na sinasabi mo. Sinabi mo pati si Kristo, siya yung ako na nga. Yung salitang ako na nga, wala na bang ibang gumamit sa Biblia na ibang tao? O silang dalawa lang, si Kristo at yung sinasabi mo doon sa Old Testament? Wala na bang iba na talata na sinabi niya, ako'y ako nga? Meron. Meron. Ay, sorry. Meron po yung bulag ata yun, ano? Nang tinatanong siya, sabi niya eh, ako nga. Kaya lang magkaiba. Kasi sabi doon sa Juan 8:58, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Yung bulag, hindi naman siya bago ipanganak si Abraham eh. Pero dito maliwanag, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. At nilinaw natin, pumunta tayo ng Exodo. Aba, talagang umiiral nga po yung ako nga na yon, na bago ipanganak si Abraham. Pero yung bulag, hindi siya umiiral sa panahon ng lumantipan eh. Kaya magkaiba po sila. Bagamat pareho ng pagiging ako nga, pero malinaw sa 1858 na yung ako nga, no, na siyang ating Panginoong Jesucristo, nagpapakilala na siya'y lumitaw na, umiiral na, bago pa ipanganak si Abraham. No? Sana po maunawaan po natin yan, na yan ay katibayan ng ating Panginoong Jesucristo, bago pa magkatawang tao, ano ho, bago pa magkatawang tao, siya muna, ano ho, ay nasa single nature na pagiging Diyos. Ayan po ang may sasagot natin doon sa informative question na yon ng kapatid na Ustad Bashir. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng negative, Bro Bashir, at dadako na tayo sa ating 15 minutes na rebuttal ng ating negative side. Bro Bashir, 15 minutes para sa iyo, bro. Your time starts okay, now. Okay, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, no? At nagkakabuhol-buhol na po yung kapatid po natin, no? Medyo halatang puro contradiction po yung kanyang mga sinasabi at sagot, no? At yun nga, yung mga katanungan ko po sa kanya ay katulad halimbawa itong pagbubuntis kay Maria. Aba, eh sinabi niyo lulukuban. Eh paano ngayon yan? Yung tawag dun sa manok, dun sa pato, eh nilukuban. O, di ba? Bakit mo lulukuban? Di ba? Hindi ba pwedeng sabihin na lang ng Diyos, mangyayari, ayun ay mangyayari. Kaya nga sinabi ng Allah, kun payakun, mangyari at mangyayari niya. Diba? So, yan ay isa sa mga hindi katanggap-tanggap sa isipan ng tao. Kaya sabi nga niya, itong ako na nga, nina, yung dalawa lang ang binabanggit. Yung Diyos daw at saka yung si Kristo. Pero, mabuti alam niya yung talata na yon sa Juan 9:9 na tinatanong yung bulag, ako'y ako na nga, ako nga, ako'y ako nga. Oh. Ibig sabihin, hindi natin pwede sabihin na yung pangalan ng Diyos yun, ako'y ako nga. Oh. Actually, sa Old Testament, hindi nagpakilalang Yahweh, hindi nagpakilalang Jehovah, ang Diyos, kay Moises, at kay Abraham, at kay Jacob. Oh, kita nyo? Walang pangalan dun eh. Ibig sabihin, kung yun ang pangalan, ako'y ako na nga. Aba, pwede kong sabihin, ako'y ako na nga. O, diba? Ako din. O, diba? Pangalan ko eh, ako'y ako na nga. Tatawag ka, Panginoon, ako'y ako na nga. O, parang, diba? Yun ang pangalan ng Diyos. Parang, diba? Sa panahon ni Abraham, ni Jacob, hindi po siya nagpakilalang kahit na anong pangalan po. No? Ibig sabihin, sa panahon nila, di nila kilala yung Diyos, kay Moises lang, ako'y ako na nga. Pumunta ka at ipagka nagtanong sila,
sabihin mo, ako'y isinugo ni ako'y ako na nga. Diba? Pagsasamba kayo, sambahin nyo, ako'y ako na nga. Kita nyo? Ang hirap siguro nun, mga kababayan. Buti pa si Kristo, may pangalan eh. Pero yung Espiritu, yung Ama, abay, walang pangalan. Kita nyo? Tapos, yan. Tapos sinasabi nyo, magkaiba yung katangian o magkakaiba ng Diyos, yung tatlong persona, pumapasok na naman kayo sa dilema. No? Kaya, tignan nyo to mga kababayan. Itutuloy ko po ang kanina na sabi niya, wala daw mababasa. Ayaw niya. Hindi niya alam. Alam po natin na yung pagsamba kay Kristo, ito ay hindi po utos ng Diyos eh. Ito ay utos. Kita mo, lalabas na naman, contradiction na naman ng Biblia. O kita nyo, sabi dito, sa Mateo 15:9, sabi dito, datapuat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, naturo ng kanilang pinakaaral ang utos ng mga tao. Ang liwanag naman pala eh, ang pagsamba pala, hindi naman pala inuutos. Hindi utos ng Diyos, hindi utos kay ni Kristo, yan ay utos lamang ng mga tao. Kita nyo? Ang liwanag eh. Biblia, ngayon kinukontra nyo na naman to. Kinontra nyo na naman to, ang Diyos daw. Wala naman, tapos sinasabi niya, si Kristo din sa Old Testament. Ito maliwanag eh. New Testament, nandito dito si Kristo. Sinasabi niya mismo, kaya nga tingnan nyo, sa araw na pagbabalik niya, galit siya eh. Sa mga taong sumasamba sa kanya, hindi ko kayo kilala. Mga tampalasan kayo, mapaggawa kayo ng kamalian, magsilayo kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kilala. Kasi nga, ang pakilala ni Kristo, sino ba siya? Ang liwaliwanag, tao siya, propeta siya. Ang dami na nating talata na binigay natin kanina. Wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Hindi niya nga alam ang araw ng paghuhukom eh. Yan ba Diyos ba yan? Tinutuli ang Diyos, payag kayo. Tapos pinanganganak ng tao na ano ba nauna? Yung tao o yung Diyos? Aba, kung nauna ang tao kaysa sa Diyos, sabi nyo, siya yung nauna. Siya yung, bakit pinanganak ni Maria? Nung lumabas si Jesus na Diyos mo, may tao na. Yung nanay ni Kristo. Ibig sabihin, nauna yung tao kaysa sa Diyos mo. Ang liwaliwanag eh. Tapos hindi niya alam ang araw ng paghuhukom. Katangian ni Jesus. Tapos si Kristo, tinukso pa ng demonyo. Ang tanong, ang demonyo ba? Kilala niya ba yung Diyos? Kilala niya eh. Nanginginig pa nga siya. Tapos si Kristo tutuksohin ng demonyo. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Kasi ang demonyo, kilala niya ang Diyos. Bakit niya tutuksuhin? Alam niyang Diyos yun. Kilala niya yung Diyos. Kita niyo? Tinukso ng demonyo. Ang masakit pa nito, dinala siya doon. Ang tanong doon, paano siya dinala doon sa ibabaw ng taluktok ng pinakamataas na bundok? Ang demonyo pa ang nagdala sa kanya ron. Tapos siya'y nag-ayuno. Tapos ang paniniwala niyo pa, pinatay, ipinako sa cross. May Diyos pa na pinapatay. Di ba? Tapos, ang liwaliwanag eh. Tapos si Kristo nagugutom, natutulog, kumakain. Tapos alam niyo ba na si Kristo ay ginawang mababa pa kaysa sa anghel? Hebreo 2:9. Si Kristo, siya'y ginawang mababa kaysa sa anghel. Kita mo? Diyos ba yan? Katangian ba ng Diyos yan? Kalikasan ba yan? Taong tao yan eh. Propetang propeta yan eh. Sugo yan eh. Lingkod yan eh. Yun po yung napakababaw na pagpapayag eh. Pati pagsamba. Iutos pala ng tao, hindi pa utos ng Diyos. Sino ang nagturo nun?
Walang tinuro ni si Jesus Christ. Ang tinuro niya, isa lang ang Diyos para makapasok tayo sa paraiso, sa langit, sambahin ang nag-iisang Diyos. Yung nagsugo sa akin, dahil ako'y tao, propeta, anak ng tao, tinuli. O, kita nyo? Ang liwanag eh, pag Biblia eh. Ang lahat ng himala ni Jesus Christ ay kapahintulutan ng Diyos, hindi sa ganang sarili, nagdadasal siya lagi. Kahit yung pagbuhay niya ng patay, hindi niya kapahintulutan yon, kundi nagdadasal muna siya sa Diyos kasi may Diyos siyang pinagdadasalan. Oh, nagugutom siya, natutulog, may pagkakatulog, nagugutom, minsan nga eh, galing sa Capernaum eh. Tinignan niya yung puno, nilapitan niya, mag-aalmusal sana siya, kakain siya. Nilapitan niya, wala pala yung bunga. Eh kung Diyos yun, bakit dapat alam niya yun na may bunga pala? Pagdating doon, wala siyang nakuhang bunga. Wala siyang nakuhang bungang doon sa punong kahoy na nilapitan niya. Kung Diyos siya, gagamitin niya. Diyos ako, dapat alam ko yan, paparating ako. Alam ko may bunga yan. Bakit nung nilapitan niya, wala siyang nakain na bunga? Nagalit siya eh. Wala siyang makain eh. Tao eh, nagugutom eh. Oh, hindi niya alam ang araw ng paghukom. Tinutokso ng demonyo. May Diyos ba na tinutokso ng demonyo? Eh yung demonyo nga eh, nakalagay sa Santiago eh, nanginginig pa eh. Kilala niya yung Diyos eh. Magkakutsaba pa sila ng Diyos. Oh, magkautotang dila pa sila ng Diyos batay sa Biblia. Oh, kita nyo? Kilala ng Diyos kilala ni Satanas ang Diyos, pero si yung dinudyos nyo, si Kristo, dinala pa sa tuloktok ng bundok, pinakamataas na bundok, pagkatapos tinukso siya, pagkatapos nag-ayuno, tinuli siya, pinatay pa ninyo, gusto ninyong patayin, para magswelto kayo sa mga kasalanan nyo, may Diyos ba na pinapatay? May Diyos ba na tinutuli? May Diyos ba na mawalang magagawa sa sarili niya? May Diyos ba na nagdadasal sa kanyang sarili? Humihingi ng tulong? Oh, may Diyos ba na mas mababa pa sa anghel? Oh, may Diyos ba na mas mababa pa sa anghel? Si Kristo ginawang mababa. Hebreo 2:9. Ginawa siyang mababa kaysa sa anghel. Kita nyo? Ano ba yan? Ipinapakita lang ng Biblia na si Kristo ay iba sa Diyos. At ang Diyos ay iba kay Kristo. Dahil ang Diyos, sinabi nga, ako'y Diyos, hindi tao, ni anak ng tao. Ang liwanag eh. O, ang liwanag, kaya nga sa Islam, napakaliwanag. Ang Allah, siya lang mag-isa, wala ng iba. Wala siyang katulad, laysa kamitlihi siya yun, wahuwa sami'ul basir. Siya'y walang katulad, walang kamukha, wala siyang kaparis. No? Kaya, itong mga katangian na pinagbibigay ko sa inyo, oh, nagturo sa Jesus na isa lamang ang Diyos eh. Hindi niya sinama yung sarili niya. Sinasabi niya, para makapasok tayo sa paraiso, sambahin ang nag-iisang Diyos na tunay. No? Pagkatapos niyan, si Kristo, siya'y sugo, sinabi niya, siya'y sinugo, siya'y propeta, siya'y lingkod, siya'y luluhod sa araw ng pagkabilang siya sa hatulan ng Diyos eh. Alipin siya eh. Lingkod siya ng Diyos eh. Kahit nasa langit na siya, tao pa rin siya, anak pa rin siya ng tao. Oh, maliwanag yan. Walang kabuluhan ang pagsamba kay Jesus Christ. Oh, gawa lamang ng tao. Utos lamang ng tao. Si Jesus hindi tumatanggap ng kaluwalhatian ng tao. Ang liwanag eh. Juan 5:41. Si Jesus ayaw patawag ng mabuti. Oh, Mateo 19:16-17. Marcos 17-18, si Jesus ay luluhod, pasusukuin sa harapan ng Diyos. O kita mo, 1 Corinto 15:28, Epeso 3:14, Hebreo 9:24. O kita nyo, Diyos ba yan? Luluhod sa Diyos eh, sa araw na yun eh. Kahit doon na, nasa langit na siya, tao pa rin siya. O, last 3 minutes. Oo, si Jesus nagdarasal, may Diyos siya eh. Bakit mo? Bakit ka nagdadasal sa kanya? Pagdasalan mo yung pinagdadasalan ni Jesus Christ na Diyos. At doon tayo makakapasok sa paraiso. Yun ang itinuturo niyang malinaw. Wala siyang malinaw na tinuro
na Diyos ako, sambahin niyo ako. Walang ganun eh. Ang liwanag ng turo ng Biblia. Kasi inaayunan mo pa nga eh, na tao siya, propeta siya, sugo siya. Ayun naman pala eh. Wala kayong mababasa na malinaw na si Kristo ay Diyos batay sa sinabi niya mula sa kanyang bibig. Manapa, marami siyang sinabi. Tao siya, propeta siya, sugo. Ito, halos lahat, pati mga disipulo, yun ang tingin sa kanya eh. Inaaral niya, pinapangaral ng mga tao na siya'y propeta, siya'y sugo. Siya'y tagapamagitan sa Diyos, siya'y tao, anak ng tao. O, kita mo? May Diyos ba na may mga kapatid? Si Kristo may mga kapatid eh. Ang matindi pa nito, yung isang kapatid ni Kristo, si Judas. O, ang Diyos may kapatid, may mga kapatid, tapos yung kapatid niya, Judas. Ano ba kayo? O si Judas, di ba? Judas yun eh. Ang Diyos may mga kapatid, tapos yung kapatid niya, Judas. Ang Diyos, hinudas. Ano ba yan? O, kita niyo, nakalagay sa Biblia. O, sino yung mga kapatid ng Diyos? Aba, pabrika yata ng Diyos niya. Dadami ng dadami yung Diyos. Kanina, tatlo lang. May mga kapatid na yung Diyos. Ang Diyos, papayag ba yung kapatid ng anak niya? Hindi rin Diyos? Aba, di ba? Diyos din yun. O, pabrika na ngayon. Dadami na yung Diyos. Problema na ngayon yan. Dito lang sa bayan natin, magkaroon lang ng dalawang presidente, ang malaking gulo. Ano pa kaya kung mayroon tatlong Diyos o mas maraming Diyos, may lahi ng Diyos sa kalangitan? Last one minute. Kita nyo? Si Jesus propeta, sugo, hindi sinasamba ng mga tao. Dapat hindi sambahin siya. Kaya nga sa Islam, napakaliwanag ko. Walang Muslim na nagtatalo, walang Muslim na nagkakagulo kung Diyos ba siya, tao ba siya, anak ba siya ng Diyos. Wala eh. Maliwanag sa Quran eh. No? Kahit na ano pa mang sinasabi nila mga sekta dyan, iisa lang pag tinanong, sino si Jesus? Propeta. Anak ng Allah. Dahil ang Allah, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Hindi siya nagkaanak, hindi siya pinanganak, at sa kanya ay walang makakatulad. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Kristo, ibang iba sa Diyos, at ang Diyos ay ibang iba kay Kristo. Ang Diyos, isa lang. Old Testament, New Testament, walang sinabi na may tatlong persona ang Diyos. Wala sa Biblia noon. Doktrina lamang yung gawa-gawa. Time. Yan ay gawa ng tao. Yan po. Okay. So dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Bashir ng Islam sa kanyang dun sa kanyang rebuttal stage. So dako tayo sa ating limang tanong. Second cross ng ating kapatid na Fernando Camacho ng SDA. Pa-unmute muna, bro. Okay. Thank you. Para sa iyong unang tanong, bro. Proceed, bro. Okay. So, my first question sa bahaging ito, Ustad Bashir. Kapag sinabi bang nagkatawang tao, ibig bang sabihin noon ay doon lang siya umiral? Pagka nagkatawang tao. Ano po? Pakiulit nga po. Pakiulit mo na daw. Ulit lang ito ha. Okay. Kapag sinabi bang nagkatawang tao. Ibig bang sabihin noon eh doon lang po siya umiral noong nagkatawang tao lang siya. Doon lang siya umiral. At bago siya magkatawang tao, hindi siya umiiral? Pwede, pakilinaw muna yung tanong. Sino po ba yung sinasabi niyong nagkatawang tao? Ang Diyos ba? Si Kristo ba? Sino po ba? Pakilinaw po. Para mabigyan natin ang sagot. Okay. Kasama ito sa unang tanong ko lang, kapatid na Bashir, ano? Paglilinaw lang naman yan. Okay, so ang ating Panginoong Jesucristo, ang aking itinatanong, based doon sa John 1:14, yes. Salamat. Opo, sige, tuloy mo. Ayun nga po, doon sa John 1:14 ay nagkatawang tao. Ang tanong ko po sa inyo, kapag ginagamit ba yung salitang nagkatawang tao, ang ibig bang sabihin yan doon lamang siya umiral at hindi na siya umiiral before pa siyang nagkatawang tao? Okay, ganito, yung pinatutunayan ko po, ang pinatutunayan ko po, si Kristo, tao talaga. Kasi paano siya magkakatawan
na Diyos, eh, ang liwanag nga ng binasa ko, kahit nung una pa lang, ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao. Kasi magkaiba yon doon sa pagkakatawang tao at doon sa Diyos na nagsatao. Dating Diyos, tapos nagsatao. Wala pong ganun eh. Wala pong ganun. Okay. So, second question tayo. Okay. Next question po. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang tao lang sa mulat mula pa, ano, bago siya magkatawang tao, ano muna siya? Okay, ganito. Unang-una, susundan ko yung sinasabi ni Anghel Gabriel. Di ba lumapit siya kay Maria? Ang sabi niya, ikaw Maria ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, ikaw ay magdadalang tao. Maliwanag yun eh. Magdadalang tao. Kasi wala namang talata na sinasabi doon na kahit ang Diyos o sinabi ni Kristo, Diyos ako nang nandudun ako kasama ng Diyos. Wala eh. Kahit nung umakyat na siya, tao pa rin siya. Yan ay nakasulat sa Biblia. Sabi nga, lumuklok siya sa kanan. Pero may tatlong kontradiksyon yun. Wala siya sa kanan, nasa harapan siya, nakaluhod siya. Dahil hindi lang siya yung nasa kanan ng Diyos. Tao pa rin siya, kahit umakyat siya sa langit. Walang binabanggit nun na Diyos siya nung nandun na siya sa langit. May talata po ako dyan. Nakasulat po sa Biblia yan. Opo. Tangat ng tanong. Okay, third question tayo. Okay. Pangatlong tanong, iwanan ko na po yan. Ano? Doon ako sa Isaiah chapter 48 verse 12 and 13. Tanggap niyo po ba na yung nasa Isaiah 12, Isaiah 48, 12, 13, yan po ay Diyos, yung manlilikharyan? Pakibasan nyo nga po, para at least masundan natin. Sige, basahin nyo, yung Isaias. Sige po, pasa ka pa ka na ng marami. Babasahin ko lamang po, Mr. Moderator. Oo, sige. Sige, proceed. Ang sabi rito, Isaias, ano yan? 48. Isaias 48, o sige. Verses okay. 12 and 13. Okay. Okay, sabi rito, ang sabi? Inyong dinggin ako o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga ang una, ako rin ang huli. Okay. 13. Oo, ang aking kamay, ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa, ang aking kanan, ang siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Tanggap niyo po ba na Diyos po yan? Yung manlilikha na binabanggit po yan? Opo, kasi unang muna, ito, basahin ko rin ha. Inyong dinggin, o ako, o Jacob at Israel, na tinatawag ko, ako nga, una, ako rin ang huli. Ito mo? Ito, ang Diyos ni Jacob, syempre, yun ang paniniwala namin kung ano yung Diyos ni Jacob, Diyos ng mga propeta, abay, yun po yung pinapaniwalaan po namin. Na siya yung una na walang pasimula at siya yung huli na walang katapusan. Kaya nga, isa sa mga dalawang katangian ng Allah, al-awwal, al-akhir. Siya yung una na walang pasimula at siya yung huli na walang katapusan. So, naniniwala ako dito. So, anong tanong niyo po dito? Opo. Okay. Okay na? Paniniwalaan ko po na okay. Po, ang Diyos ni Jacob. Opo. Okay. Po, sige po. Opo. Okay na? Okay. Fourth question tayo. Okay. Mm-hmm. Sige po. Pang-apat na tanong. Iwanan ko na po ulit muna yan. Ano? Ilan pong, ano po ba ang meaning ng salitang Judas? Kasi binigyan nyo ng emphasize po yun eh. Na, ano ba meaning ng salitang Judas? Yung nakalagay sa Biblia, yung si ano anak ni Iscariote, si Judas, Judas. Ibig sabihin, yun yung pangalan na binigay sa kanya. Kaya nga,
pinili siya na maging kapatid ni Jesus. Kaya ang sinabi ko doon, si Jesus, may kapatid siya. Kung Diyos niya si Jesus, meron siyang kapatid na ang pangalan ay Judas. O nasa sa, wala pa akong sinabi doon na si Judas ay Barabbas, si Judas ay ganito. Judas lang po ang sinabi ko. Kung nasa sa inyo, may meaning kayo doon, hinudas, parang ganon, eh nasa sa inyo na po yun. Wala akong sinabi na kung ano yung kahulugan ng Judas. Basta pangalan binabanggit. Kasi yun naman talaga yung nakasulat sa Biblia. Opo. Hindi po pwede ako magdagdag doon. Mr. Moderator, bakit parang hindi sinasagot yung aking tanong na ano ba ang meaning? Hindi, ganito bro. Sige, okay na, okay na yan. Sagot nga dyan, bro. Yung meaning po nun, opo, okay. Kumusta, ibilanggit ko po yung Judas. Kahit anong sagutin niyo dyan, bro. Kahit ano muna lang sa Judas talaga yun, kasi hinudas si Kristo. Okay. So, 5 question tayo, mga bro. Atan lima na. Sige. Lima na pala. Susunod. Judas naman pala, yung paksa natin. Sige. Okay. Sabi po ninyo, no? Narinig ko kanina na si Kristo, paano magiging Diyos si Kristo kung siya ay pinatay? Alin po ba yung pinatay sa ating Panginoon? Yung kanyang kalagayang Diyos o yung kanyang kalagayang tao? Ano po? Pakialas, medyo nawawala yung signal po natin. Okay. Sige po. Ayon po sa inyo kanina, sa pagpapatunay ninyo na hindi Diyos ang ating ang Panginoong Hesukristo kasi siya po ay pinatay. Ano ho? Ang tanong ko po, alin po yung pinatay sa kanya? Yung kanyang kalagayang Diyos o yung kanyang kalagayang tao? Ganito po. 2 minutes. Kasi sa paniniwala nyo, pinatay po si Kristo. Pero sa paniniwala namin, hindi po siya namatay. Pero yung pagkamatay na sinasabi nyo, pagkamatay ni Kristo batay sa paniniwala nyo, ay of course, dahil tao siya, kung namatay man siya, edi pinatay yung tao. Kasi pwede bang patayin ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu ka mo eh. Diba? Hindi nakikita. Anong papatay mo doon? Anong susungkitin mo doon sa ibabaw ng cross? Sino yung ipapako ngayon doon? Diba? So, yun po. Pero sa Islam, maliwanag po, hindi po siya namatay, hindi po siya naipako sa cross, kahit sa Biblia. No? Kaya ginamit ko lang po yun, batayan, para nang sa ganun, tutulan yung paniniwala po ninyo na kahit sa Biblia, kumukontra yung paniniwala nyo na si Kristo ay Diyos. Maraming talata, pinagbabasa ko, hindi ko pa natapos, ang dami pong mga nakahanda po na batayan. No? So, yun po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay. Okay, so dyan, natatapos ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at saka yung ating second cross. At dako tayo sa ating conclusion. Meron tayong 5-minute na conclusion. At ibibigay ko yung 5 minutes sa kanyang final conclusion. Brother Negative, Bashir, 5 minutes, bro. Bro Bashir. Apo. 5 minutes, final conclusion mo, bro. Bali, si brother, si bro Camacho, siya po yung mauna. Hindi siya na-inform, kapatid na ano. Sinabi ko yan. Kasi alternate po yun eh. Alternate tayo eh. Oo. Sinabi ko kasi yan kanina sa intro eh. Opo, alternate po yung ano natin. 15 minutes, tapos 15 minutes ulit. 15 minutes, tapos conclusion. 5 minuto. Opo, si brother, si Camacho, siya po yung mauna sa 5 minutes. Sige, pwede na yun, kapatid na Arasya. Pasensya na kayo. Sige. At mauna daw dito si Fernando Camacho. Ayon sa ano. So bro Camacho, 5 minutes para sa yung final conclusion, bro. Okay, yes. Sa nalalabi kong pagpapatotoo, mga kapatid at mga kaibigan, ay
nakita ko po na hindi natibag ng negative side, yun pong aking mga haligi, yun pong five pillars o yung limang haligi na akin pong itinayo. Ano, meaning to say, dahil hindi niya ito tinibag, nanatili po tayong nakatindig. Matibay ang ating muog at hindi po ito nagalusan, mga kapatid at mga kaibigan. No? Napansin niyo ho, inaabangan ko mula sa unang tayo ng negatibo hanggang sa pagkakataong ito, ay hindi niya natibag yung limang pundasyon natin. Siguro dito sa natitira pong limang minuto niya, ay matitibag niya yung aking limang haliging ipinundar. Ano ho? At kapag hindi niya ito ulit tinibag, ibig sabihin, so nagwagi na naman ang katotohanan. Hindi na patunayan sa pamamagitan ng pag-iba sa aking mga pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Okay po, maliwanag po yan mga kaibigan, mga kapatid. Then, nung tinanong natin ano ba yung namatay sa ating Panginoong Jesucristo, yun bang kalagayan ng tao o yung kalagayan ng Diyos o kalagayan ng tao, ay ako po ay maligaya sapagkat siya na rin po ang sumagot na ang pinatay sa ating Panginoong Jesucristo ay yun pong kanyang kalagayang tao. Oh, at mababasa naman natin yan sa Biblia, 1 Pedro 3:18. Kasi nga yung kanyang kalagayang Diyos, hindi po yun mamamatay. Oh, kaya ang ating Panginoon, may dual nature po siya. Oh, Diyos at tao. Yung kanyang kalagayang tao, yun yung sumasamba sa Ama. Hindi niya sinasamba sa kanya, ang kanyang sarili. Oh, ang sumasamba sa Ama, yung kalagayang tao, yung ipinaglihi ni Maria, yung nagkatawang tao, yung katawang tao. Ano po? Yung ipinako sa krus, yung kanyang katawang tao. Huh? At yung tinuli, hindi po yung Diyos, yung katawang tao. Nalilito po kasi ang karamihan po rito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Kaya nililinaw natin, yan po ang magiging pinahirapan, yung po yung katawang tao. Pero yung kalagayang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, yun ay walang pasimula. Ano? Wala po yung katapusan. At doon sa Isaiah 48, verse 12 and 13, no? Tinanggap ng Karashid at paniniwala rin niya na, Ustada Bashir, na yan ay Diyos. Pag binasa niyo po yung Isaiah 48, ibaba niyo lamang po sa 16, ano po sabi diyan? Nang manlilikha, ito po ang sabi. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito mula sa pasimula. Hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Ano po ang sabi ng Diyos na kinikilala rin ni Karashid, ani Kabashir, na malilika? Isinugo ng Diyos at ng Espiritu. O, meron palang Diyos na nasusugo ng kanyang kapwa Diyos. Sino ito? Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mababasa po ninyo yan, 8:42 ng aklat ni Juan. Yan. Kaya yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paglulukob, no, paglililim ng Holy Spirit. Okay, ng paglilim ng Holy Spirit, yan po ay tanda ng pagsusugo ng Diyos. Ngayon, pwede namang sabihin niya na hindi na kinakailangan lukuban. Ano? Yung po ay programa ng Diyos na pinapakita na yung tatlong persona, gumagawa sila ng may kaisahan. Ano? Yan po yan mga kapatid, kaya hindi po nasisira yung pananalig namin ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos. Doon sa Hebreo 1:6, sabi ng Ama, ng Diyos Ama, ano, nasambahin siya, ano, ng mga anghel, oh, sa isang talata pa, mga kapatid, no, na iluluhod ang lahat ng tuhod sa kanya. Isa pong anyo yan ng pagsamba, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag ng ating Panginoon ay Diyos. Ngayon, huling talata, no, sabi ng Isaiah 25:9, ganito sabi sa atin, at sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos, sinihintay natin siya. Ah, tapos na?
Yes, yes. Ayan po. Oh, Diyos po sana yung inihintay. Okay, so dyan natatapos yung ating conclusion ng affirmative. Dako tayo sa 5 minutes na final conclusion ng ating negative. Bro Bashir, 5 minutes bro. Your time start now. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah at matatapos na po ang talakayang ito. Patuloy pa rin, no? At pagbibigay natin ng kaalaman at katotohanan. Gusto ko pa rin tutulan yung mga sinasabi po niya. Tama po na sinasabi niya na tao siya, propeta siya, sugo, anak ng tao. No? Kasi maliwanag naman talaga nakasulat sa Biblia. Yun nga lang, tingnan nyo. Kahit si Kristo, siya po ay nasa langit na. Hindi pa rin siya Diyos eh. Kasama na siya ng Diyos mismo. Lumukluk siya sa kanan. Merong nasa kanan at merong nasa kaliwa. O di ba? Yung nasa kanan, si Kristo. Yung nandito, yung Diyos. So lalabas pa rin, may dalawa na magkaiba. Eh, mabuti sana kung kinalong eh. Diba? Pero hindi, nasa kanan eh. Nasa kanan ng Diyos eh. Tao pa rin siya. At siya'y luluhod sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Siya'y alipin, siya'y lingkod ng Diyos. Kabilang siya. O yan, kontra na naman. Sinabi niya, si Kristo pasusuko eh. Si Kristo luluhod sa Diyos eh. Sa harapan ng Diyos. Luluhod. Kabilang siya sa hahatulan. Oh, kabilang siya sa tatanong. Kaya nga sa Quran, maliwanag eh. Kabilang siya sa tatanungin eh. Nang Allah, ikaw ba Jesus, sinabi mo ba pati yung nanay mo na Diyos at ikaw? Sasagot si Kristo, nanginginig eh. Natatakot siya eh. Ya Allah, subhanallah, ang kaluwalhatian ay sa'yo. Wala kang kapintasan. Hindi ko sasabihin yun dahil ako nagturo ng maling aral sa mga tao. Ikaw lang ang tinuro ko na Diyos. Maliban sa iyo, wala nang iba. Kaya ito po yung maliwanag. No? Kahit sa Biblia, siya po ay umakyat na sa langit, siya pa rin po ay tao, anak ng tao. May talata po sa Biblia, Lucas 22. Nakasulat po yan. At sa Hebreo, si Kristo, siya po ay mababa kaysa sa anghel, ginawa mismo ng Diyos. Kita nyo? Ang Diyos gumawa kay Kristo bilang mababa kaysa sa mga anghel. Ang liwanag po yan eh. No? At si Kristo, alipin, lingkod ng Diyos, siya po ay luluhod. Kabilang siya sa hahatulan ng Diyos batay sa Biblia. Kaya napakaliwanag po eh. Kaya nga sa Islam, alam nyo po ba? Kaya kami, tignan nyo, ang mga Muslim sa buong mundo, walang nagdidebating Muslim. Bakit? Kasi sa Quran nagkakaisa eh, kung sino si Jesus Christ. Pero sa Biblia, sa sinasabi nilang 43,000 na sekta ng Kristyanismo na bumabatay sa Biblia, hindi sila magkasundo-sundo na si Kristo ay tao, propeta, anak ng Diyos, anak ni Maria, tao, propeta, Diyos. Hindi sila magkasundo. Bakit? Ito ang may problema. Kaya sabi pa nga niya, yung tatlong persona, wala namang nakasulat sa Biblia. Wala eh. Walang ganun eh. Ang matibay na pinagbabasa ko, napakarami sa Biblia, katangian ni Kristo, na siya'y tao, propeta, sugo, lumabas mismo sa Biblia, sa bibig niya, mula sa Biblia. O, kanina, parang sinasabi niya, wala daw nakasulat sa Biblia na utos daw ng Diyos yun. Eh, may nabasa tayo, Mateo. Last one minute. Nuebe. Na si Kristo, ang nag-utos lamang na sambahin siya, ay utos lamang ng mga tao, hindi utos ng Diyos, hindi utos ni Jesus Christ. Utos ng mga tao. Kahit ang mga disipulo ni Jesus Christ, inutos na si Jesus Christ ay propeta. Ipinangaral nila, tao siya, propeta siya, anak siya ng tao. Kaya po, yan po mga kababayan, napakaliwanag po ng mga binitawan po natin dito. Napakarami pa pong mga nakahanda ko sana. Kaya lang kapos talaga yung oras, pero
sapat na po yan na maraming talatang na ibigay po natin. Yan lang po ay nagpapakita na mayroon kang talata at mayroon ding talata sa Biblia. Hindi pa ako gumamit ng Quran eh. Biblia po yung ginamit ko. Ibig lang sabihin doon, ang Biblia hindi magkasundo-sundo sa mga talata. Dahil maliwanag, tao, propeta, sugo, si Jesus. So, alhamdulillah. Okay. So, dyan natatapos ang debate natin between Fernando Camacho and Bashir sa topic na patutunayan ko na si Jesus o ang Panginoong Jesus ay Diyos. At bago natin i-end yung ating live sa Debaters Convention, gusto ko munang bigyan ng tig 1 minute na pasasalamat. Siguro unahin ko na si Brother Fernando Camacho. Magpasalamat ka bro, this is not rebuttal, so please, dahil tapos na ating debate. So bro Camacho, pasalamat ka bro. Yes, first of all, pinasasalamatan ko ang ating pong Panginoong Diyos. At nawa sa laging pag-uusap na ito ay kinalugdan niya tayo at siya po ang patuloy na naitaas. Ganun din, pangalawa kong pinasasalamatan ang ating pong mga platform mula sa MPS ITV Studio. Maraming salamat sa inyo. At ganun din sa Debaters Convention Group, sa inyo pong pagkikater. At siyempre kay kapatid na Russia Vista na tumayo bilang patas na moderator. Kay kapatid na Ustad Bashir, na kanina pa ako nagkakamali, ipagpatawad po ninyo kapatid na Ustad Bashir. Ano, pero kayo po ay nakitaan ko ng pagiging very professional na kausap. And I hope na magkakaroon pa ito ng kasunod. Kasi mga kapatid, ganito yung mga gusto kong kausap, yung hindi magulo. Nakita niyo naman yung kapayapaan. Ano, so, at saludo ako kapatid sa iyo, Ustad Bashir. Maraming salamat. Sa mga kaibigang Muslim na naririyan po, ano man ang inyong komento, ganun din sa mga kaibigang Christians, ano, negatibo or positive, ipagpapasalamat ko po yung sa inyo. Ganun din sa suporta ng mga tropang Devcon at sa tropa ng Seventh-day Adventist. Maraming salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Hasta la vista. Okay. At syempre, magpasalamat ka din, Bro Bashir, sa mga nanonood at makakapanood pa, Bro. Okay. At alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. At maraming salamat po sa lahat po, no? Lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin na naging bahagi dito po sa debating ito. Lalong-lalo na kay Brother Russia, no? Pagpalain kayo at gabayan kayo. At dyan po sa Debaters Convention. At magtuloy-tuloy po ito, magkakaibigan tayo, no? At syempre, dito kay ating kapatid na Fernando Camacho, mashallah. Talagang masaya yung ating pong debate, no? At tuloy-tuloy lang, ito ay paghahayag lang ng katotohanan, wala tayong personalan. So ganun lang din naman eh, kasi sa atin, sa amin, sa Islam, hindi naman namin kailangan ng membro eh. Hindi namin ginagawa to para dumami yung Muslim, no? Hindi po kailangan ng pera sa Islam, hindi kailangan ng membro. Ginagawa po namin to para ihayag po kung ano po yung nalalaman nating katotohanan. Sinishare po natin sa mga tao. Wala pong galit, walang personal attack o kahit na anuman. Basta nakasulat lang sa Quran, nakasulat sa Biblia. So yun po yung lalabas po dito, no? At maraming salamat po sa inyo. Saludo rin po ako sa inyo, bro, Fernando. At sana ito yung ano, maging daan para lagi tayong magkaroon ng mga ganitong dialogue, debate, para at least maging malapit yung ating mga puso para sa kapakanan ng ating mga tagasunod, kumbaga, yung mga nanonood sa atin. Kasi napakalaking bagay po nito eh, no? Ayun ang importante. Okay. Napakaganda po nito. At dyan po sa mga comment, yung comment section po, pasensya na po kayo ha, yung mga nagko-comment po ng hindi tama, hindi po maganda. Mga kapatid, nagdadawa po tayo. Ito ay ginagawa po natin para sa ikalulugod ng dakilang tagapaglikha ang Allah. La ikrahafid din, wala pong sapilitan sa pananampalatayang Islam
ang katotohanan sa kabulaanan, no? Ang dilim sa liwanag ay sadyang maliwanag. Kaya hindi natin pwedeng ipilit sa kanila. Hindi natin kailangan ng membro para kayatin sila. Ang Allah okay. ang maggagabay. Ang Allah ang magagantimpala at magbibigay sa atin. Ang sa atin lang, ibigay sa kanila kung ano yung katotohanan patungkol po sa ating pinag-uusapan, lalong-lalo na sa pananampalatayang Islam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.